May halaga pa ba ang 25 sentimos sa mga panahon ngayon? Alam niyo po, may itinuro pong aral sa akin ng aking ina na ang mamera, ang gis, ang 25 sentimos ay tunay at patuloy na mahalaga. Dahil hindi daw po tayo makakabuo ng piso kung walang 25 sentimos. At hindi daw po tayo makakabuo ng 100 kung walang piso. Ang ating pong pag-inilayan ngayong araw ng Sabado, mga kaibigan at mga kapatid, ay patungkol po sa aral ng pagbibigay halaga sa mga maliliit na bagay at pagbibigay halaga sa mas importante sa mga bagay at mga pagkakataon na mas importante. Isa pong magandang araw sa inyong lahat. Happy Sabado po. Alam niyo po, ngayong araw ng Sabado ay pagninilayan po natin ang mabuting balita sa araw na ito. At ang atin pong mabuting balita ay hango po sa panulat ni San Lucas, chapter 16, verses 9 to 15. Mababasa po natin sa mabuting balita ngayong araw ang tatlong katuruan ng Panginoong Jesus. Alam niyo po, tinuturuan po niya, kung mababasa po ninyo yung Ebanghelyo o yung mga mabuting balita nung nagdaang araw, makikita po natin kung paano niya ginagamit yung pag-trap sa kanya ng mga Pariseo para magkamali o yung pag-aantay na siya ay magkamali para turuan din po yung kanyang mga tagasunod. Yung unang aral po na itinuturo sa atin ng mabuting balita ngayong araw ay yung aral po na bigyan halaga yung mga maliliit na bagay. Bakit po sinabi po dito na ang taong mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay tiyak na mapagkakatiwalaan din po sa mga bagay na malalaki. Ang taong hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay tiyak na hindi rin po mapagkakatiwalaan sa mga bagay na malaki. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, pumapasok na po tayo sa season ng excitement sa Pilipinas dahil sa darating na eleksyon sa 2022. Sa atin pong pagsusuri sa ating mga kandidato, sa ating mga minamanok, atin pong pagdasalang maigi dahil may mga tao na nakikita nating tiyak na mapagkakatiwalaan sa mga maliliit na bagay, hindi lamang sa mga malalaki. Dahil daw po ang tao na mapagkakatiwalaan sa mga bagay na halos hindi na natin pinapansin dahil trinatrato na ng mundo na maliit, ay tiyak na mapagkakatiwalaan po sa mga mas malalaking mga gawain o mga malalaking bagay. Kayo po, kumusta po ang inyong mga saloobin? Kumusta po kayo sa mga bagay na sa tingin natin ay maliit? Ngayong panahon ng pandemya, marami po ang nagbibigay halaga sa kalusugan ng kanyang katawan sa mga panahon ngayon. Tama naman po, pero nung mga unang panahon bago pumasok ang pandemya, halos hindi natin ito napagtuunan ng pansin. Yung ikalawang aral po sa mabuting balita ngayong araw ng Sabado ay yung pagpapahalaga daw po dun sa ating pinagsisilbihan. Dahil ang sabi po ng Ebanghelyo o ng mabuting balita, hindi daw po tayo o hindi natin kakayanin na manilbihan sa dalawang amo. Pinatutungkulan dito yung yaman ng mundo versus dun sa yaman na naghihintay sa atin sa langit o sa buhay na walang hanggan. Hindi naman po minamaliit ng Panginoong Jesus na maging mayaman ka sa mundo sa mga panahon ngayon. Ang sinasabi lang po doon, sana po alam po natin yung mas malalim, yung mas mahalaga at mas importanteng yaman na dapat pinagtutuunan natin ng pansin. What are you busy with? What are you busy with, my dear brothers and sisters? Sana po hindi po yaman or pera yung end all and be all natin. Sana po mas nabibigyan natin halaga yung ikayayaman ng ating pananampalataya at yung ikayayabong ng ating buhay. Buhay na walang hanggan na nag-aantay sa atin sa langit o sa piling ng Panginoon. Yung ikatlo pong aral na mababasa natin sa Ebanghelyo o sa mabuting balita ngayong araw ay yung alam ng Panginoon ang ating saloobin. Alam niya po ang ating mga intensyon. So baliwala po yung pagpapakitang tao, yung pagiging mabuti sa harap ng mga taong o sa mga may nakakakita kung hindi daw naman po natin naiintindihan na dapat ginagawa po ito ng taus-puso ng buong pagmamahal dahil alam ng Diyos, nakikita niya ang ating mga saloobin at mga intensyon. Maraming salamat po sa pagninilay ninyo kasama ko
ngayong araw ng Sabado dito sa Landas ng Pag-asa. Mga kapatid, akin po kayong inaanyayahan na patuloy na pagdasalan itong mga aral na napulot natin sa mabuting balita ngayong araw. Napakalaki po ng itinuturo nito sa atin sa mga panahon ngayon. Manindigan, huwag po tayong pumayag na kainin na lamang ng mundo o kainin na lamang ng mga bagay na sa tingin natin ay mahalaga. Dahil may higit pa sa ating pinagtutuunan ng pansin. Sa ngayon, sana po bigyan po natin ng panahon yung pagyabong ng ating pagmamahal at relasyon sa Diyos. Maraming salamat po kung kayo po ay nabiyayaan ng mensaheng ito. Inaanyayahan ko po kayo to like and to share our page, Landas ng Pag-asa, at ipasa nyo na rin po sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat at Happy Sabado!